So, yun. Tono-tono na lang yung mga master. Yung, ito yung slack, yung kung gaano kalalim yung gusto mo. Pero yung unang lapat naman natin, no? Effective yung gano'n, yung pipigay mo yung preno, tapos pipita mo to. Yun na yung mga master, walang ano, walang sabit sa rotary yung pad. Ganda ng play, di ba? Good morning mga master. Welcome na naman sa isang episode ng Salamat Shopee. Saan bumibili tayo ng mga anik-anik sa Shopee tapos tinetesting natin kung talaga may studio ba ito. For this episode mga master, dumating na rin yung order ko. Itong X-Tech, ang tawag dito, hydraulic brake with mechanical pull. So yun, anong ibig sabihin ng mga master? Teka, pakita ko sa inyo. Yung mga master, so unang-unang ba't ba muna ako bumili nito? Kasi kung naalala nyo mga master, yung ginagamit ko ngayon na pang-ride, yung touring bike natin na doppelganger, mechanical disc brake. Bumili ako ng STI na Sensa 2x8, tapos yun, naka-disc brake siya na decoupler. Ngayon, gusto ko siyang i-upgrade ng hydraulic. Pero alam nyo naman mga master, di ba? Pagdating sa mga STI, ang mahal sobra ng mga hydraulic. Yung, ang alam mo nga lang, Chagra, meron ng Shimano 105 ngayon, may GRX, may Ultegra. Pero grabe master, mga presyo nun, di ba? Lagpas ng 5,000, lagpas ng 10,000, yung group set, ano, maabot nyo sila ng 30-40. So, nag-research ako. Ito yung nakita ko mga master. So, ito is yung, tawag ito. Yan. Yan, ito siya mga master. Zoom X-Tech Hydraulic Disc Brake Calipers. Yan. Pero, yun nga, mechanical pull siya. Ito. So, hindi ko na kailangan magpalit ng STI. Iwan ko pa rin na ganun yung drop bar ko, yung freno ko. Tapos, dito ay kakabit yung kable. Ang pinakamalaking kaibahan na ito mga master is, kung mapapansin nyo, nandito yung fluido. Dito nakalagay. Yan. Di ba kasi ang ordinary yung ating mga hydraulic. Kanyari, ito nasa 4 inches. Diba? Yung hydraulic niya nandun sa lever, tapos hose na yan papunta dun sa caliper. And this time, yun nga, andito na yung hydraulic niya, so pwede mo i-retain yung ano mo, yung existing mo na lever. Yun mga master, so gusto nga talaga siya testing sa gravel natin kasi sa mga ride natin ang haba ng mga lusong. So sa mechanical talaga, minsan nahihirapan na ako, diba? Ang haba mo, tagal mo nakababad, tapos di ba usually pag naka-drop bar ka, hindi ako sanay nasa drops eh. Andun lagi ako sa hood. So mahirap tigain siya pag mechanical. At tulad nung last ride namin, KBL na Subo, tawag doon, counterclockwise. Kahit kami yung bakor, akit ng KBL, baba ng Subo, akit patagay tayo. So, yung KBL, pababa ng Subo, haba ng lusong ngayon. So, hirap ako. Ang tigas ng preno, sakit dito. So, testing ko na siya ngayon mga master exacto para this weekend, may ride ulit kami, masubukan ko na. So yung mga master, kabit mo na natin. Pakita ko sa inyo paano natin kakabit. Yun mga master, so dito natin siya kakabit, ating doppelganger. Yan. So ito yung inensayo ko ngayon na bike. So, seat bike check, bakal, pinalagyan natin disc brake, pinalitan ko recently ngayon, naka-3x na yan. Kakaiba yan, master. Ngayon na. Mga 1990s na ano to, na crankset, nakita ko sa Facebook. Tapos 8 speed sa likod, pinakamalaki ko 34, tapos yun nga disc brake na radical. So yun, ang kailangan ko lang naman dito mga master is Allen wrench. Yun, dito ko na. Ito. Kapit natin. Pinit. Grabe. So ito siya mga master. Ito yung papalitan natin. Currently, naka-tour niya ako na mechanical caliper. Sa harap, tenanded. Tourney PS. Kasi nga siya sabi sa inyo master, ang gamit ko is reflex na STI mechanical siya. So, yun.
Simulan natin sa likod. Yun, so, teka lang, pareho lang maharap sa kalikod. So, manggalin muna natin yung kable. Tingnan naman master, alam yung style, di ba? Para maganda yung lapat nito. So, ang gagawin nyo yung mga master is, kanan likod, pipigayin nyo yung preno. Tapos, pag pinigayin nyo yan, yun, di ba? Lalapat yung pads. Kumbaga, yun yung pinakamaganda mo first, tapos syahan nyo ito, hihigpitan. Kahit huwag masyadong maikpit. Test ko na lang. Okay naman, hindi naman siya ganun kalalim. Ngayon siya mga master. So pag binipiga mo yung preno, tsaka lang nag-i-engage yung hydraulic. So yun. Tono-tono na lang yung mga master. Yung ito yung slack, yung kung gaano kalalim yung gusto mo. Pero yung unang lapat naman natin, no? Effective yung gano'n, yung pipigay mo yung preno, tapos pipita mo to. Yun na yung mga master, walang ano, walang sabit sa rotary yung pad. Ganda ng play, di ba? Okay. Tapos, yun. Harap naman. Yun, sa gano'n din dito mga master, hindi ko nakakalasi itong caliper na to. Kailangan ko lang. Ay, moment of truth. Nice. Yun. Grabe. Poison ako ng gusto. So yun mga master. Mukha naman success siya. Asyan. Kalat ko. So yun. Ito yung tsura niya pag nakakabit na. Dapat siguro may kulay binili ko. Ano? So, make sure lang na walang slack dito, tapos adjustment na lang dito kung gusto niyo.
Alam ko na-adjust din to master rin kung gusto nyo mababa yung pitch, mababaw o malalim. Pero yun, this, ano tayo, tag doon, hydraulic na, harap. Tapos, yan naman sa likod. So yun mga master, nagpawisan ako. Yes, hanggang dito na lang. Tapos, update ko yung mga master pag ano, sa ride, kung para sa performance niya. Katamad kasi yung menu, sobrang init eh. Wala pagpapawisan. Pero yun, hanggang dito na lang mga master. Thank you for watching. Salamat!